Magluluto naman tayo ng bigas dito sa gagamitin natin yung maghukay tayo ng lupa. Dito natin lulutuin yung bigas sa lupa. So maghukay tayo ng ganito kalalim. Okay? Okay. Mari. Okay. Na hanggang dito lang ang lalim. So nahukay na natin yung tama na kalalim. So lagyan natin uli ng palapa. Kasi ito nagpo-produce ng tubig. Anong palapa? Palapa ng saging, yung katawan ng saging na pang-tiered layer ito ng saging. Okay, lagyan na natin. Yan. Lagyan. Sinasali mo ba ako, sir? Pakos. Ganyan. Pahalang. Okay. Dagdagan natin. Tingnan natin. Okay. So, dahil ito ang pagkalagay, dito na naman. Ha? Sa paix. Okay. Lagyan naman natin. Okay. Next. Isa na naman. So, ito yung last na lagay. Okay. So, ito yung pinaka utensil natin. So, ang next, kuha na tayo ng bigas. Na yung bigas na binabad sa tubig. Yan. Yan, yan. Yan, yung bigas. Binabad sa tubig. So, ilagay na natin sa t-shirt na basa rin. Okay, ito yung t-shirt. Dahil wala tayong kardero, ito yung t-shirt. Sida ito ah. Okay, okay lang. May tubig, hindi ito masira. So, lagay mo ng kuton. Dapat to eh, no? So, ulitin natin. Ulitin. Ano? Parang masusunog to ah. Kuton dapat. So, ganyan pagkagawa. Bowl natin. Ganyan. So, dito tayo maglalagay. Oh, lagay natin yan. Basahin uli. Okay, ilagay niyan. Dapat kuton. Okay. So, ilagay na natin yung bigas. Nabasa. Okay. Lagay. So lagay pa rin ang ano, katas niya para ano, para masabaw niya. Okay. Okay. So ngayon iano natin. Ibalot. Balot. Balot natin ng ganyan. Ha? Pambata yung laro na yan, bat. Okay. So, takipan uli ng daw ng saging. O daw ng saging. Natin.
lang, hindi maano. Ma lagyan ng lupa. Andan lang na hindi malagyan ng lupa yung sinasaing natin. So lagyan natin ng dahon. Para madaling maluto. Dapat manipis lang. Dahon-dahon, langli, ibot. Okay. Kasi ito, nagmo-moist din ito. So, okay. Tapos, lagyan na naman natin ang lupa. Okay. So hindi masyadong makapal. Okay. So gatungan uli. Okay, gatungan natin uli. Mata ng apoy. Kailangan hindi masyadong makapal ang pag-cover nito ng lupa. Para yung init, madali yung init punta doon sa ilalim. Okay. Ako, lagyan natin ng apoy para pagluto. Okay. Masunog yan. Okay lang. Okay, gatungan ang gatungan, kailangan yung maraming kahoy na o baga na ilalagay. Kailangan tuloy-tuloy lang yung apoy niya habang ano, para malakas yung madali maluto yung bigas na to. Gawa para tayo ng baga. Okay, yan. Okay. So ito yung sa bigas. So ito yung sa bigas na pagluto. Na pag paano gawin ang proseso. Bantayin natin na maluto siya ng ilang minuto. Ng ilang minuto, Jay? Mas madali ito eh. Mga wala ano ko nito estimate. Basta tuloy-tuloy lang, mga 30 minutes. 30 minutes, so basta tuloy-tuloy yung apoy niya. Kasi mas madali ito kaysa yung ano nasa ano saging. Nababad na yan. Nababad na. Oh. Naluto na siya ng ano tubig eh. Oo, kasi pagka puso, di ba, babad din na lang yan. Pero dapat. Okay. Kinan, so ilagay. Okay. Eh. Yan. Oh, wag yung kawayan. So, antayin natin na maluto. Okay. Pull lang, ano, pull ang kahoy para madaling maluto siya.
Okay na. Eh, saling nyo na ako rito nalutuin. Maya, wawa na yan yung mamuli. Okay. Ulam yung ubod niya, no? So, antayin natin ng mga 30 minutes. Basta tuloy-tuloy lang ang apoy. Saring nyo na ako. Okay. So yun na ang kwan, ang paano na paraan ng pagluto na sa ilalim ng lupa na bigas at saka yung saging, kamuti, saka kamuting baging. Sa pamamaraan na walang kardero na gagamitin diyan sa ilalim ng lupa na gagawin. So para maano natin magamit yung paano tayo makasurvive sa bundok, paano yung survival na napapag-aralan natin. Katulad sa atin sa mga sundalo. So, dapat ito, yung pamamaraan na itinuro ko, dapat alam lahat ng bawat isang sundalo paano tayo mabubuhay. Kung sakaling nandoon tayo sa bundok o ano mang mangyari na napaiwan tayo, nahiwalay tayo sa grupo, sa ating kasamahan. So, dito natin ma-apply itong ginagawa natin na paano tayo makasurvive. Na tinatawag na survival.